Atid ng Department of Labor and Employment ang programang ginawa para sa manggagawang Pilipino. Oh my job! Sa pagtrabaho, halin at matuto, servisyong totoo, hatid namin sa inyo. Radyo na TV pa, oh my job! Siguradong makakatulong sa'yo. Wala ka bang makuhang trabaho? Kung may problema ka ba sa opisina nyo? Nandito ang Oh My Job! Takbuhan ang bawat Pilipino. Nananatili ang ating ahensya para sa manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Nandito pa Oh My Job! Siguradong makakatulong sa'yo. OMJ! OMJ! Ano yan? Ay, pang ano, syempre nag-iingat tayo. Ano ginagawa mo? Ano, nag-disinfect. Akala ko kung sino binabaril mo. Nakakita ka ng laruan? Alam mo, maganda nga po sa inyo. Ito, naabutan nyo na naman kami nagkikwentuhan. Ito na lang yung mga panlibangan mo, di ba? Pag wala ka talaga ng, yung nakatirik na lang yung mata mo sa bahay, nakakakita ka ng mga ikalilibang mo. Alam mo ngayon, no, nag-iba na talaga ang buhay natin. No? Sipin mo na itong linggo na to, nagkita-kita kami ng mga barkada. Ayun, sila Ana Abiera, mga artista, na panahon ni Kuya Germs. Oo, naalala ko yan. Biro mo, naglibrihan na lang kami ng ano, magpa-blood chem. Saan ka naman nakakita ng ganitong ano, gimmick? Tara, gimmick tayo! Saan tayo pupunta? Butika! Saan tayo pupunta? Halika, pa-blood test tayo! Pero totoo nga siya. Ikaw, kailang birthday mo? March. Oh, regalohan kita ng ano? CT scan. Ikaw. Ikaw, so, Bea. So, ganyan na ngayon. Ako, November. Oh, November. Malapit na. Ano kaya riregalo ko sa'yo? Ano? Eh, wala masakit masyado to. Cash na lang. Cash? Oo. Gusto mo gift certificate sa High Precision? High Precision pa rin. Oh. Laboratory pa rin. Oo. Oh, oh. Well, kaya lang ho namin ito pinag-uusapan para naman yung sa inyo na lagi nag-aalala. Alam mo, meron talagang ibang perspektibo para sumaya ka eh. Kagaya nun, imbis na malungkot ka, imbis na mag-alala ka, aba, ako, pinalitan ko na yung ano, perspective ko. Oh. Eh, ito na ang bago ngayon celebration, saan tayo gigimik? Ah, punta tayo ng ano, Health Plus. Pa-blood chem tayo. Pa-blood chem tayo. Tapos contest tayo kung sino pinakamataas ang kolesterol. Taas ng kolesterol ko. So, ganon, di ba? Mas mataas ang akin. Oy, hello mga ka-OMJ! Para hindi kayo masyado nag-aalala dahil alam naman natin itong pandemya, eh maraming idinulot sa ating pagbabago na kumisa ng kaalarma. Oo, kaya... Ibang-iba! So ako, ang pinapayo ko sa inyo sa ganitong panahon, yung mindset natin ng palitan. Kung hindi mo mapapalitan yung sitwasyon, ang i-influensya sa'yo, palitan mo kung paano ka magre-react. Kailangan ganun eh. And lalo-lalo na sa panahon ngayon, kailangan mas talagang pangalagaan natin yung sarili natin tsaka yung health natin. Adaptive ka. Ngayon dapat natin na realize na health is wealth talaga. Nalungkot tuloy ako. Ito kasing, ano, itong writer natin. Ay, narinig mo ba kanina? Na ano? Ah, mamaya. alam ko na. Pagka-lola na ako, pagkain mga ganyan. Ano naman ang mga pinagkakain mo kasi? Ayun. Sinabi ng alam mo naman, bawal yan! Minsan lang eh. Yan, ikaw, isa ka pa. Ikaw Tuesday nyo. Puro ka minsan. Minsan lang. Hindi, wag na. Naiiyak tuloy ako. Welcome po tayo sa Oh My Job. Oh My Job na po tayo, oh, ha. Job, yung ating mga ka-Twitter dyan, ka-FB, IG, TikTok, syempre. Live po kami sa aming FB page at Oh My Job Philippines. Sumali sa aming usapan gamit ang hashtag not hashtag OMJ dole sahod. Hashtag OMJ dole sahod. Yun. Atin po sa inyo ng Department of Labor and Employment. Ang programang ginawa para sa mga manggagawang Pilipino. Yan. Bakit kaya sahod? Di ba mas mainam pong sweldo? Pag sahod kasi parang racket yun eh. Ah, ganun ba yun? Oo. Pag sahod, parang racket. Pag sweldo, yung lihiti mong sweldo mo. Ngayon ko lang naisip yun na. Oo. Ako basta sabi ko, asa yung bayad sa akin? Yung bayad, basta bayad. Kahit anong term, basta mabayaran. Oo, tama. Pero alam mo ako, ang hindi ko ginagamit na term kahit kailan, racket, ayaw ko siya.
Bakit? Kasi nung, siyempre may edad na ako. Alam mo, nung araw, pag sinabing niracket ka, para ka niloko. Parang gano'n. Kaya ako di ko ginagamit yung term na yun. Tsaka para siyang very temporary. May racket ka ba dyan? Parang, actually, yun naman no? Talaga ang connotation nun. Wow. Yung on and off, side nakita. Sideline, ganyan. Basta ako, ang tip ko sa inyo, ako, ilang taon na, bakit ba, ba't ang sentimiento ko ba ngayon? To kasing, tumatanda ka na ba? Hindi naman, nahalata ka. Naaapektuhan lang ako kagka, alam mo, ako mataray ako, pero naaapektuhan ako kapag yung meron tayong kasama sa trabaho na hindi ko alam paano mong tutulungan. Mm-hmm. O yung hotline. Yung hotline, hindi mo sinabi. Ito na nga po, mga ka-OMJ, ang hotline namin, 8373-1705 at 8709-0340. O yan. O yun yung hotline. Ba't ba naiiyak ka rin? Ano lang yan? Huwag muna kasi ipaalala. Alin? Alam mo naman, iyakin tayo eh. Oo nga, si Bea, ito lang pinakamatigas sa atin eh, si Bea eh. Eh, artista kasing masyado to eh. Ano, naiiyak na mo, natatakatuloy yung mga tao. Hindi, wala akong namatay. Mayroon lang nagkasakit. Nag-aalala lang kami pagka yung, alam mo, may kasama ka sa trabaho, pagkatapos nagkaroon ng sakit, na hindi naman malala, pero siyempre kasama mo sa family mo eh. O, sa, tara na nga, ano ba, yung susunod na game! Good news na lang. Good news tayo! Good newsan mo nga kami, Bea. Ito na ang ng DOLE. Ang hiling ng Department of Labor and Employment o DOLE na karagdagang vaccines para sa mga manggagawang nasa industriya na aktibo sa ekonomiya ay inaprubahan ng National Task Force Against COVID-19 upang mapabilis ang pagbubukas ng ekonomiya at mapalakas ang proteksyon ng mga manggagawa sa construction at manufacturing industries. Dahil dito, may total na 452,000 doses ang nakalaan sa mga factory workers ng Region 3, 4A at 7 at construction workers ng National Capital Region. Ang kamakailan na 11.8% growth sa gross national product ay dulot ng manufacturing at construction sectors kung kaya't binibigyan diin ang pagpapabakuna sa mga manggagawa nila. Ito ay kaugnay sa National Employment Recovery Strategy o NERS na magbigay ng 1 million jobs for 2021 na nilunsad ng Task Force at ng Employers Confederations of the Philippines. Ayan. Construction workers ito, mga factory workers, ha? Construction at factory workers. Hindi tayo nauubusan ng mga ganyang manggagawa ngayon. Pero mabuti, no? Kahit na ganitong nagpa-pandemic, ano? Ang factory... Allowed ang ano. Eh, kasi pag factory, lalo na kung food, mga pagkain. Essentials. Sa bagay. Ano sila? Full operation. So, ano pwede nating ano, no? Of course, following all the protocol recommendations, silipin naman natin kasi alam mo, yung mga tao na inspire sila pag nakikita lang activities at negosyo maandar. Kasi totoo ako, naman. Ako, pakiramdam ko, parang tumigil lahat eh. So, pag nakakita ka ng factory mayroon pa naman pala. Parang sasabihin mo sa sarili mo, mayroon naman pala. Marami pa palang nagtatrabaho. At saka may isip mo, paano nga pala kapag wala sila, kapag nag-stop sila sa work? Kaya nga hindi pwede silang patigilin. Kasi ang tawag sa kanila ay essential workers. Sana yung clinic namin ma-consider din essential. Rap-rap na akong kakabayad ang upay. Walang ano, walang stop sa rent? Wala. Wala. Ako kasi nung first ECQ, yung business ko naman. Dati, nagka parang billing holiday. So parang wala kang rent kapag ECQ, kapag closed yung mall. Nakakuha lang ako ng discount dito sa renewal. Pero laking pasasalamat ko sa Diyos at saka doon sa aking mga tauhan. Nagsikap kami, nakabayad kami lahat ng utang. Eh kaso huminto na naman, di may utang na naman kami. Ganun talaga. Alright! Ito pa, good news ulit! Samantala, papayagan na ng Hong Kong ang entry ng vaccinated OFWs. Ang mga overseas Filipino workers or OFWs ay papayagan na makapasok ng Hong Kong simula sa August 30 basta meron silang hawak na Bureau of Quarantine issued vaccination certificates. Pagdating sa Hong Kong, ang mga OFW ay kailangan na sumailalim ng quarantine sa mga hotel na ang gastos ay sasagutin ng kanilang mga employer. Meron ding mga 3,000 OFWs na
tinanggihan naman na magtrabaho sa Hong Kong kamakailan kahit na fully vaccinated na sila. Sinabi ng Bureau of Quarantine na magbubukas sila ng mga pop-up clinics sa iba't ibang mall sa Metro Manila para sa mga ngailangan ng International Certificate of Vaccination o ICV na tinatawag ding Yellow Card. Pero pinapaalala nila sa mga hindi agad nangangailangan na magbigay daan naman doon sa agad na nangangailangan ng ICV. Ang mga ICV ay recognized din ng mga member states ng World Health Organization. Ayan pala yung sagot doon sa tinatanong ko noon. Kasi sabi ko, di ba, kunyari, ikaw lilipad, punta ka sa ibang bansa. Pwede na ba yung vaccination cards? Yung binigay sa akin na San Juan. Hindi, ipapakonvert mo yun sa International Certificate of Vaccination. Bakit nandidilatan mo ako? Tinatanong ko nga. Ayun, ayun nga. Ganun ang gagawin sa may mga hawak ng vaccination card. Hey! Hey! Nay, tagtatanong. Sa Bureau of Quarantine. Kasi nga tinatanong ko kayo, eh, paano ka ako i-re-recognize? O, kunyari, dumating ako ng Hong Kong. No? Malay naman nila kung correct. Sino, kung sino yung ano. Kung pinrint lang natin yan. Barangay, kasi barangay captain ko. Hello, Kapitan Yam. Ah. Oh, si Jack Arroyo nanonood sa atin. Hello isa po. Isa sa pinakamahusay, pinakamasipag na welfare officer ng OWA. At saka, alam mo, ito rin si Lee. Mamaya pa ko babatiin ito. Walang kinalaman eh. Oh, sige. Ito pa, good news pa. ICB, ICB yun ha. Oh. Okay, isa pa. Sa kabilang dako, sinimulan na ng DOLE ang initiative na mapabuti ang kapakanan ng healthcare workers sa bansa. Binibigyan ngayon ng kahalagahan ni Secretary Silvestre Bebot Bello III ang pag-invest sa healthcare industry at kinakailangan na raw ng isang healthcare system na epektibong aangkop sa pangangailangan ng makabagong panahon o ng new normal. Ito ang laman ng video message niya sa Philippine Nurses Association Inc. 41st Annual Convention and Scientific Meeting na naglalayong mapabuti ang healthy at convenient work environment para sa mga medical workers ng bansa. Kasama sa initiative ang pantay-pantay na entry salaries at incentives ng healthcare workers parehong sa public at private sectors. Nakikipagtulungan na ang DOLE sa Department of Health para mag-submit ng proposal sa Malacanang na ipantay ang sahod at initiative at incentives ng health workers sa private sector na katulad sa public sector. At yan ang Oh My Good News para sa hapong ito. Oh My Good News! Oh My Good News! Oh, dahil dyan, tuwan-tuwa si Mark Sanchez at yung anak niya si Luis Sandoval. Ang galing nitong mamang to. Alam mo, nagre-restore siya noong mga 1960s, 1970s na natatanda mo yung steel, yung kahoy. Oo. Oh, yun. Gumagawa siya ng ano, restored. Ang ganda, mukhang brand new. Maaliw ka, ano, Bea. Oo? Eh kasi siyempre bagets ka pa, hindi mo inabutan yun. Mm. Yung mga ganun stereo. Wala pa ako sa mundo noong 1970s. Ang dati ang mga ngayon, napaliitan na lang ng pinakinig mo. Dati ang lalaki, hindi kakasya rito. Mm. Ay ngayon nga, ano na lang, cellphone na lang eh. Oh, pero ang diba? Ganda eh, nakakatuwa. Pakita ko sa inyo picture mamaya. Diba, nakakatuwa. Kaya ako, gusto ko yung nagtitingin na lang ng ganyan eh. Para nakakatanggal ng oh, ano. Oh, kita mo ito, pati ito, binili ko na. Oh, ayan. Oh. Ganun, oh. Nakakatuwa. Cute. Kesa bugaray ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ano ba yun? Ano yung gusto mo? Ito na, halika na nga muna. Tuloy-tuloy tayo sa mga magagandang balik. Sa gitna, ito ha, sa gitna ng pandemya at mga sakuna na dumating sa ating bansa, maraming mga buhay ang naapektuhan ng kahirapan at mga pagsubok. Mabuti lang at may mga korporasyon na katulad ng SM Investments para tumugon sa pangangasiwa ng kapakanan ng mga nangangailangan. Narito ang halimbawa ng isa sa mga tulong na binigay ng SM Foundation para sa mga guro ng ating paaralan. Ito po, panoorin nyo. Simula noong 1992 nang itinatag ang Banisil National High School ay patuloy talagang itong umuunlad. Sa kasalukuyan, ang aming paaralan ay mayroong 84 teachers at 2,551 learners. Yung patuloy na paglobo ng population every year ay talagang naging suliranin namin. Yung ideal class size dapat sana is 45 students. Pero ang nangyayari dito sa Banisil National High School, 55 to 60 or more 70 students in a classroom. Pag malakas po yung ulan, nadidistorbo po yung kanilang pag-aaral kasi po yung mga tagas ng tubig
kasi sira na rin po yung mga bubong. Noong 2012, na unang tinugunan ng SM Foundation yung pangangailangan ng Banisil National High School, merong ibinigay na apat na classroom ang SM Foundation na siya talagang naggamit maliban sa instruction sa iba pang activities ng school. Sa kasalukuyan, yung unang ibinigay na blessing ni SM Foundation ay ginamit pa ng mga evacuees na nasalanta nung baha last week. The second time na natanggap ko ang blessing, pagpasok ng 2020, nagkaroon ng COVID. So naisip ko baka hindi matuloy. Pero itong SM Foundation, kasi walang pandepandemya sa kanila, matugunan yung pangangailangan sa classroom. We're so thankful, sir, na dumating talaga ang SM to help. Binigyan nila kami ng karagdagang classroom. Binigyan din po nila kami ng pag-asa. Ito ay magsisilbing pangalawang tahanan ng aming mga mag-aaral. Nung nakausap ko ang head ng DPWH after sila nag-check, ang sabi niya, ang tibay nung gawa ng SM Foundation kasi earthquake-proof or earthquake-ready ang building. Ngayon po ay iisang classroom na lamang po sa bawat specialization. Gagamitin po namin ito ng maayos sapagkat ito ay biyaya po na kaloob po ninyo. Maraming maraming salamat po. Isang pagsaludo po sa inyo. SM Foundation, you are indeed a channel of blessings. Malambuong Banisil. Ayan, lalo tayo naiyak. Naiyak si teacher, pati tuloy ako naiiyak. Eh kasi naalala ko, mami ko, lola ko, teacher sila eh. Wow. Mami ko teacher sa Bonifacio Elementary School sa Caloocan, tsaka sa Caloocan High School. Yung lola ko rin teacher doon. Grade 1, malapit kami doon. Grade 6. Home economics, kaya marunong ako magluto. Marunong ka manahe. Marunong ako manahe. Very good. Gawain bahay. Eh kasi, ano mo, pagka yung dati, pag teacher, ang lahat yung buong ano namin hanggang sa labas ng eskwela. Uy, anak ni Mrs. Ignacio yan. Pag teacher nung unang panahon, ang taas-taas ng tingin ng mga tao sa teacher. Anyway, basta ho, ang mga teachers, maraming salamat sa SM Foundation sa pagpapahalaga nyo. Correct. Sa ang mga, hindi ko naman sabihing ansang, ano, pero kulang na kulang tayo sa pagbibigay ng halaga. I mean, no matter how much we discuss it, talagang mga teachers kailangan talaga natin bigyan ng matinding halaga. At like ko pugay. Yes, pagkilala. Oh, may jobs dito! Oh, may jobs dito! Oh, may jobs dito! Balik tayo sa ating Oh My Jobs! Oh yeah. My Jobs dito! Good news pa rin to. Good news, good news pa rin. Sige. Kunin nyo na po ang inyong kwaderno at lapis. Sige, at syempre ang camera. Para mas screenshot nyo. Sabi nila dati nung unang panahon, Kodak. Sana ano no, yung mga nakukuha rin natin, yung mga nagiging resulta. Baka naman meron ng successfully natanggap. Oo nga. Message nyo po kami. Message nyo kami. Baka naman doon sa mga ina-announce naming mga bakante dito, napasok na kayo. Balitaan nyo naman kami. Pampasaya. Oo, di ba? O dito, tracking. Ang Empress Trucking Services ay nangangailangan ng mga sumusunod. Sa Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, isang truck driver na mayroong 123 or 1238 driver's license restriction code at marunong mag-drive, prime mover is a plus. Ano bang klaseng sasakyan yung prime mover, mga kuyang? Malalaking truck? Feeling ko mga higanteng truck to. Isang purchaser with knowledge of procuring spare parts ng truck. Ayun, dapat marunong ka pala ng mga spare parts. Purchaser, dapat daw alam mo yung mga ano spare parts. Ay, oo. Dapat ako pala. Mag-apply kaya ako dyan. Diba? Prime mover yung malalaking ano nga. Malalaking truck. Yung ano, may trailer. Parang ganyan yan. So, isang auto electrician. Ito naman, importation naman po. Iloilo Grand Emperor Trading Corporation, nangangailangan ng mga sumusunod sa Luna Street, La Paz, Iloilo, isang human resource staff, isang certified public accountant. Para sa inyong inquiries, kontakin nyo lamang po si Jermilyn Barion, ang HR staff, sa 0908-811-73, 811-7838.
Ulitin ko po, 0908-811-7838. O kaya sa kanyang email ad, lgetc.hr@gmail.com. Yun. Ayun. Sana may mapasok naman, di ba? Oo nga, dami na natin nabigay na ano ah. Hello, oh. Tapos sinishare din natin sa mga Facebook natin yung mga bakante, di ba? Wala, kaya nagre-react. Wala ba natanggap? Wala pa, wala ba sa inyong natanggap man lang o nag-apply? Message nyo naman kami. Para message alam natin yung resulta, di ba? Dear Nel, pauwiin mo na kami. Misa nga, nagme-message sa akin, pauwiin mo kami. Nandito naman pala sa Pilipinas. Isa ba kayo uuwi? O sige, tuloy-tuloy tayo. Dito naman, o, pampag-good news ulit. Bongga ka job! Wow. O, bongga ka job! Bongga ka job! Ayan, meron tayong bagong segment dito sa OMJ. Ito naman ang pagkilala sa mga inspirational at success stories ng ating mga manggagawang Pilipino. Ito po ang Bongga Ka Job. Yes. Ang una nating feature ay tungkol sa owner ng isang kainan ng Unlimited Chicken Wings na wow, napalaki ang tubo mula sa 500 pesos lang. O, diba? Panoorin po natin to. Mga jobs na ikaw ang bida, mga jobs na panalo ka, mga jobs na talagang bongga. Ito ang Bongga Ka Job. Una nating feature, ang negosyong sisiw lang sa liit pero tinubuan ng pakpak at ngayon ay isa ng only Wings restaurant, ang Wings Food House. Kami po kasing mag-asawa ay mahilig po kami kumain ng chicken. Ang pinaka-paborito po kasi ng part na chicken is yung wings. Ngayon, sa kagustuhan po namin na lagi kami unlimited wings, eh kung saan-saan po kami kumakain ng unlimited wings, sabi po namin, palayo ng palayo yung napupunta namin. Bakit hindi kami mag-create ng mga sauces? And then, nung nakita po namin na maganda pala mas pag-gawin namin itong restaurant, yun na po, sinuporta ang mga kaibigan namin. Kaya nag-ano kami ngayon, naghanap pa kami ng pwede na ilagay sa aming mga menu. Kita nyo? Pumapapak lang sila ng pakpak ng chicken pero hindi pa sila tinubuan ng wings, kundi tumubo sila ng pera. Start lang po yung pagkakabili namin. 500 pesos na po namin. Pumili po ako ng 1 kilo wings, tapos gumawa lang po ako ng 2 sauce, tapos pininta ko. Tapos din po po nakita na, pwede, dire-dire na kumita kami. Halos bumalik po yung kalahating puhunan. Tapos yun nga po, pinaikot-ikot namin hanggang sa nag-post kami sa Facebook, start po kami, kami yung kakapatid lang po, tsaka yung aking asawa, na mag-deliver. Tapos, nung nahihirapan na po kami na mag-deliver, po, madami, malayo na po. Tapos yung mga taga dito po naghahanap po ng physical store. Nung nagkaroon po kami dito ng store, naging 17,000, 30,000, 35,000, 40,000 a day po. Palaki ng palaki po hanggang sa nakatulong-tulong na nga po kami na yung kapatid ko po tuluyan ng nag-alis na rin po sa trabaho. Siya na rin po yung nag-manage. Nagtulong po kami ng kapatid. Hindi lang dyan natatapos ang pangarap nila. Malayo pa ang gustong marating ng Wings Food House. Ang unang-una na na-achieve namin itong naitayo namin itong business na place nakapag-una kami ng maliliit na bahay sa aking magulang. And then, natutugunan yung bago yung sasakyan namin na binili bilang service namin dito. Tapos, may sarili na rin akong bahay na nabili. Mga 3 lote po yun na sa subdivision po na ilagay po namin. Tapos, siyempre po, tayo ngayong pandemic, nakapag-ano na rin po kami ng mga empleyado na nabigyan po namin ng financial na kahit paano, may 12 sila, may ano sila. And then yung kapag ka po nakikita namin na sobra yung mga naging income, yung mga kapitbahay o mga taga dito na nangangailangan, nabibigyan din namin kahit paano. Tapos yung mga dasal ng mga kliyente namin. Sarap pakinggan kasi kahit na kami yung kumikita sa kanila, kami pa rin yung pinagdadasal nila na may maayos at maging malakas pa itong wings. Tapos magtuloy-tuloy ito. Sa mga gustong
magkaroon ng bonggang negosyo kahit ngayong panahon ng pandemya? Ito ang mga mapapayo ni Edric Del Rosario. Ang pangarap hindi basta-basta nakukuha, kundi kailangan natin pagpaguran at bigyan tuon sa lahat ng bagay. Kailangan mabusisi tayo dun sa mga bagay na hindi lang ikaliligaya natin, kundi ikaliligaya ng iba. Kailangan ay sabay, sabay na magiging masaya yung pamilya mo, magiging masaya yung mga customer mo, higit sa lahat, yung magiging masaya yung mga empleyado mo. Kaya sa ganun, tuloy-tuloy yung blessing na dumarating sa atin. Higit sa lahat ay iaalay natin yung negosyo natin sa Panginoon. Dahil lahat naman yan ibinigay ng Panginoon. Huwag tayong nalalamang ng kapwa na para maging maayos lang tayo. Hindi ibigay natin yung kailangan o yung services na ibinibigay na dapat na matanggap nila. Kung may naisip kayong gawin na pwedeng pagkakitaan, aba, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. The early bird catches the worm. Ang business na chicken feed sa umpisa, baka sa kalaunan maging bongga. Hoy, bakit tayo na nga? Alam mo, halatang-halatang wala, hindi tayo hindi kayo nakikinig. Nanood ako. Ano yung pinag-usapan? Ba't tayo natatawa? Yung Ugly Wings. Oh. Anong Ugly Wings? Unli. Pero ang galing, ano? Alam mo, yan 500 ang... pesos, oh, akalain mo, oh. Di ba? Napalago nila, 40,000 a day na ngayon, ang kinikita nila. Oh, 500 lang. Ay, yun na nga. Ay, totoo na nga yun, oh. Parang gusto ko na rin ganun. Eh, pero alam mo, pinakamaganda niya sinabi. Sabi niya ganun, ang pangarap, hindi pinananatili, pangarap lang. Dapat kumaksyon ka naman. Oo, kailangan, pag, alam mo kasi, pagka nananaginip ka, syempre tutulog ka. Eh, pag hindi ka gumising, yung iba kasi gusto natutulog lang, tapos mananaginip sila, yun yung pangarap nila. Lang yun. Eh, siya, nakapanaginip siya ng pakpak ng manok. Aba, eh, gawin ko nga ang ano. Ha? Business. Ayan, dumadaldal na naman tuloy ako. Oh, ayan, dito na daw tayo. Gusto niyo oras? Wait lang. Mag-hello muna ako sa kay Miss Len and Scott. Ano, foreigner si Scott, so kailangan English. Hello, they're from Jaen Nueva Ecija. Hello po. Hello. Bakit yung Scott, no, laging foreigner? Wala ka bang kilalang local na Scott? Scotch Bright. Tsaka Scott Emulsion. Tsaka tape. Ano ba? Ayun, oras na. Okay, gustong-gusto ko nagbibigay ng oras eh. Eh, tumuli tayo sa Smart Tips. Paborito ko ito. Mm-hmm. No? Eh, ito ang mga sharing natin ng ating kaalaman, knowledge natin sa ating mga televiewers and listeners to live smarter for a better world. Oh, meron tayong topic for the day na galing sa comment section na nakukuha natin sa ating mga social media accounts. Tapos, kanya-kanya tayong bigay ng tips. Uh-huh. Ang bago nating topic today ay waking up early leads to success. Naku. Parang aaminin ko, minsan guilty ako dyan. Ako din. Eh, bakit tayo nagbibigay ng tip? Dapat ako magbigay ng tip, maaga talaga akong gumigising. Eh, kasi madalas tayo po yan. Hindi ako laging gumigising na maaga. Aminin ko yan. Pero kapag kinakailangan, ha? Kapag kinakailangan, hindi ho pwedeng gamiting excuse yung puyat kayo o marami kayong ginawa. Kapag kailangan kayong gumising ng maaga, kailangan gumising kayo ng maaga. No ifs, no buts. Kapag importante ang lakad sa umaga. Eh, gawin na rin natin habit para mas marami rin kang magawa. Di ba? Kasi, Kuya Arnel, sabi nga nila, daig ng maagap ang masikap. At dito ngayon sa Smart Tips, magbibigay tayo ng mga valid na dahilan kung bakit importante ang gumising ng maaga. Ano, game na? Game na. Ako una. Ikaw muna. Ako naman, kumisan na. Agag na ako masyadong gumigising eh. Kumisan gising na ako alas dos na umaga. Sobrang aga naman yata. Okay, daw una kong tip, ha? Magagamit mo ang katahimikan ng umaga. Yan. Di ba kapag kayong, ano, yung nagising ka ng late, babango ka bigla at yung para bang natataranta ka. Tapos tatalong ka na lang sa kama, 'di ba? Yung bang maaalimpungatan ka. Tsaka hindi maganda yung mood mo eh. Mm-mm. Pero kung maaga kang nagising, mag-enjoy ka dun sa katahimikan ng umaga. Alam mo, abutan mo yung yung sunrise. Mm-hmm. Ay naku, kasarap tingnan. Makakapag-muni-muni ka, makakapag-plano ka ng maigi, schedule mo, yung kape mo hindi mo basta lululunin, yung bang medyo ninanamnam-nam mo. Maaamoy-amoy. Pagpaganda ng mood, 'di ba? Yun lang
Ayan, kahit tulad ng nasabi ko, pag inom mo ng kape, kasi masarap yung ganun, nalampasan ko tuloy yung isa kong sasabihin. Kaya kapag kantanghali ka na, hindi mo ma-enjoy yun, yung mainit-init pa, di ba, na kape. Oh, sige. Ako naman. Oh, sige. Ako naman. Ito naman yung tip ko. Tip number 2, may mga bagay na magagawa mo lang kapag gumising ka ng maaga. Parang ito, una na dyan, yung morning sun, yung vitamin D ay makukuha natin sa sikat ng araw, pero may oras lang yan. Kung hindi early in the morning hanggang 10 a.m., sa hapon na after 2 p.m. Kapag nagising ka ng lampas 10 a.m., hindi mo na maaabutan. Wala ng vitamins yun? Oo, wala ng vitamins yun. Kung may trabaho ka naman sa opisina, bihira ka na makakalabas sa hapon para maabutan mo yung 2 p.m. na vitamin D. Ito pa, pangalawa, syempre, yung pag-iwas sa traffic. Ayun. Hindi mo na magagawa kung late ka nang gigising. Tama. Dapat talaga maaga ka para maaga ka ring makarating sa mga pupuntahan mo. Pwede mong i-adjust yung oras ng pag-alis mo kung maaga ka. At kung late ka na, no choice ka na. Diba? Yung tama, pagka yung ano, yung ang sarap kayang tingnan ng kalye, wala masyadong laman. Mm. No? Oh, ito pa. Isa pang importanteng tip. Mm-hmm. Mas marami kang oras para pagbutihin ang iyong sarili sa umaga. Diba? Mm-hmm. Makakapaglagay ka lahat ng gusto mo ilagay sa pagmumukha mo, gel mo, ganyan, lahat. Actually, sa paggising mo ng maaga, mas naglalaan ka ng maraming oras sa iyong sarili. Diba? Makakapag-blower ka ng maayos and all. At ang dami mong pwedeng gawin sa ekstrang oras na yun. Pwede kang medyo mag-exercise. Diba? Pwede kang maglinis-linis. Gawin ng kahit na anong aktibidad dahil mas maaga kang nagising nang hindi ka natataranta na may hinahabol ka. Diba? Mm-hmm. Yan. Kaysa iba-iba pang gagawin mo, di ba? Mm-hmm. Bukod sa tataas yung productivity, mas marami ka pang time para sa yung self-improvement. And all that time, you have the choice to pick whatever activity you want to do, when to schedule it, and how much time you can give it. In other words, you have more freedom to choose. Mm. At actually, isa yan sa mga sikreto ng mga successful na tao. Kung tititigan mo, kung titingnan mo pala, ang common denominator sa mga successful na tao, lahat sila maaga gumising. Mm-hmm. Kasi kapag gumigising ka na maaga, mauunahan mo yung mga competitors mo. Mas marami kang opportunities na mahahagip dahil lang maaga kang nagising kaysa sa iba. Mm-hmm. Diba? Tandaan po natin na early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise to be able to live smarter for a better world. Kaya abangan niyo uli ang aming susunod na smart tips dito lang sa OMJ, Oh My Job! Oh My Job! Oh, issue! Oh, issue! Oh, issue! Oh, issue! Ayan, tampok ngayong Oh Issue natin ngayong hapon. Ang tungkol sa pagtataas ng sweldo sa mga health worker sa pribadong sektor. Ito naman si Sek, hindi pa ako tapos andyan na agad. Ano naman si Sek? Ang agad niya. Medyo mukhang maselan itong pag-uusapan natin . At hindi natin, hindi alam ng karamihan na ito palang pagtataas ng sweldo sa mga healthcare workers, Dolly pala ang unang nagsusulong niya. Yung kanilang kapakanan. Yung kanyang isusulong yung mapabuti, yung kalagayan ng ating mga healthcare workers na silang tumatay yung frontliners natin laban sa COVID-19. Mas mabuti si kaysa yun. Tayo ang mga nagbabatuan lang na opinion, hanggang opinion lang naman tayong tatlo. Kaya, mas maganda, kausapin na natin the main man himself. Yes. At kaganitong proteksyon para sa manggagawa ang ating pag-uusapan. Nasa linya na po natin ang ating love na Labor Secretary, si Secretary Bebot Bellio III. Secretary Bebot, magandang hapon po. Hi, Sec. Hello, Tuesday, Bea and Kuya Anel. Mukhang okay na kayo, Sek. Okay, Sek. Kamusta ka na po? Nakabalik na ako. Nakabalik na rin, Sek. Na ako. Ayoy! Very good. Ibig sabihin, negative na siya. Kamusta? Kamusta ang iyong negative na ba? Pag-quarantine. Quarantine mo.
Arnel, tatlong beses na ako nagpa-swap. Tatlong beses na negative. Tatlong beses na negative siya. Ay, nako talaga naman. Alam mo, oh. Sek, bigyan mo nga kami na sample ng dugo mo. Kailangan yan yata ang arali ng DOH eh, kung anong meron ka eh. Baka nasa iyo lang ang susi eh. Kaya nga, diba? Ang tibay-tibay, di ba? Hindi kaya kung ba yun eh. Oh. Kaya, bakit? Nung kahit nung positive ako, palang wala naman. Oh, tinan mo? Parang hinahamon mo pa yung COVID, ah. Para daw wala naman. Baka dahil kasi vaccinated din, dagdag factor din na vaccinated. Oh, yung protection. Mm. Oh, sige. Oh, ito. Total naman, eh, malakas solid siya. Na solid at malakas si Sek. Pagpaliwanagin natin. 1, 2, 3 tayo ng mga sige. Tanong, ha, Sek. Ha? Ready ka na ba sa ating mga tanongan? Okay. Okay. Okay, sa healthcare workers natin, sa private sector, ang pagtataas ng sahod. Yan po ang ating pag-uusapan. Go! Tuesday 1. Eto, Secretary Bebot, nalaman namin, aba, eh kayo pala daw ang nag-recommend sa ating pamahalaan na bayaran ng Special Risk Allowance o SRA yung ating mga medical workers sa mga pribadong sektor na para puwantay sila doon sa public sector healthcare workers. Ah, teka, Tuesday. In fairness, no, hindi po ako lang Department of Health. Yes. Namin dyan ang Department of Trade. Mm-hmm. Oh, tapan nga namin yung kalagayan ng ating mga healthcare workers, lalong-lalo na yung ating mga nurses sa private sector. Mm-hmm. Oh, kasi alam mo naman, ang laki ng diferensya. Madalas nga ako nagsasabi na yung ating mga nurses and healthcare workers sa private sector, kung minsan labag pa sa batas ang kanilang sweldo, hindi susunod sa minimum wage. Meron tayong mga nurses na tumatanggap ng 10,000. Ay, ang baba nun ha? Ng 12,000. Eh, alam naman natin ang minimum wage is masakit naman yun. At saka kung magtrabaho naman sila, Kuya Arnel, alam mo naman, 8 hours, 10 hours yan. Oh, kaya nararapat lang talaga. And hindi po lang ako, ang mismong interagency task force ang nag-recommend Pangulo na i-certify yung bill na mag-propose na yung sweldo at other benefits ng mga nurses and healthcare workers in the private sector will be do the same entry level as that healthcare in the public sector. Teka, Sek, ilinaw ko lang mabuti. Ang ibig niyo sabihin, dun sa private, mas mababa pa? Correct. Oh. Hindi mababa. Ganun. Kasi ang minimum wage is alam mo naman dito sa Metro Manila, 537 eh. Correct. Kung one man dyan, mayigit 16,000. Pero ang dami nating mga nurses dito sa Metro Manila na nagtumatanggap ng 10. Talaga? Underpaid. Masahe pa lang eh, ubus yun. Oo, at saka nag-overtime mga yan. Hindi naman nagtatrabaho yung ating mga nurses ng 8 hours eh. That's 10 hours mga yan. Sa kanila applicable yung sinasabi ng marami na overworked, underpaid. Underpaid, tama ka dyan. Eh, papuputi pa lang ng uniforme niya, nahirap na. Diba? Hindi ka naman pwedeng pumasok ng madungis yung uniform mo. Suit mo. Mm-hmm. Diba? Tsaka partida, frontliner sila. Sila yung talagang nasa harap. Ayan, iiyak na naman kami ni Tuesday niyan. Tuloy tayo. Sek, yung pong sa SRA naman ng mga private healthcare workers, ano pong pondo yung ginamit doon para mabayaran po sila nung SRA? Ang alam ko dyan ay kukunin sa savings ng ating pamahalaan. Savings. Meron naman sapat na pondo para dyan. Ayun. Okay. Sek, ito naman, lipat naman tayo. Nito pong mga nakarang araw, laman ng balita, ang pagpahayag ng mga nurses at iba pang medical frontliners ng kanilang saloobin tungkol sa mababang sahod ng mga nagtatrabaho sa private hospitals. Ano po ba ang status nung, total binanggit nyo na rin naman yung inyong rekomendasyon sa Malacanang tungkol dito. Kamusta naman yung lagay niyan sa ating kongreso? Palagi ko, walang problema pagdating sa kongreso. Unang-una, isesetrify ng ating Pangulong Duterte to as an administration bill.
O pangalawa, in fairness to the members of Congress and Senate, then kwan naman sila. They share the same sentiment ng ating mga nurses and healthcare workers in the private sector. So they have the same entry level as the nurses and healthcare workers in the public sector. Dahil parehas ang qualification, parehas ang experience, parehas ang trabaho. Bakit magkaiba ang sweldo? Oo nga. Hindi, tsaka kahit balibalik na rin mo ang usapan eh. Hindi na kailangan siguro masyadong busisiin na yung mga nurses natin, lalo na sa panahon ngayon, napaka-critical ng ginagawa nila. Tama, tama po yan. And that's the reason kung minsan meron tayong problema na yung ang ating mga nurses ay nangingibang bansa. Pero dito parang hindi appreciated yung kanilang trabaho. Correct. Hindi na siguro sila dapat umabot pa na sumasama yung loob nila, umabot sa magsalita pa na ibigay sa kanila ang nararapat. Diba, Seth? Tama yan, Kuya Arnel. Talagang dapat na ang entry level ay parehas na sa public sector. Magkano ba yung entry level? Salary grade? Ano ba yung kasalukuyang salary grades sa entry level ng mga nurse? Salary grade 15. That's 15. About 32,000. So, ibig sabihin, yung mga nasa pampublikong mga ospital, at least tumatanggap ng 32,000. Pero ang mga nasa private hospitals, 10,000? Ang laki naman. Hindi nga, dapat nga, sunod sa batas, yung minimum wage, dapat 16,000 ang pinakababa. Di ba sa parang, lalo na sa panahon ngayon, hindi naman sa parang ang laki ng kinikita ng mga ospital ngayon. Di ba? Tama ba ako ron? Oo naman, hindi naman question yan na kumikita ang mga nurse ang mga hospital natin sa private. Tingnan mo mga building sila, parang mga 6-star hospital. Ang St. Luke's, diyan siya sa Espanya Extension, St. Luke's sa BGC, Medical City, Makati City, Makati Med. Ang ganyan. Pero ang titipid, ang kukulat ng bigay na Diyan ka namin gustong-gusto yung mga terms mo kasi, Sek. Pang talaga eh. Yung andaling intindihin eh. Ayan, ang kukunat nyo raw. Ibigay nyo yung nararapat. Ako, Sek, kanina po nabanggit nyo yung mga nurses po natin na nangingibang bansa. Tungkol po ito sa paglalagay naman po ng gobyerno ng cap o limitation sa deployment ng mga nurses and healthcare workers sa ibang bansa. Hindi na po ba maaaring itaas ang kasalukuyang cap ng 6,500 po? Ay, Bea, yan pinag-aralan pa natin. Kasi kailangan matyak natin na hindi tayo maubusan nurses at healthcare workers. Mahirap na, lalo na at medyo tumitindi ang problema natin sa COVID. Ating Pangulo na darating yung panahon sa kakapadala natin ng nurses abroad, tayo ang nawala. Ilan lang ba ang natitira doon sa 6,500 nating stats? Meron ba tayong dyan, detalye? Kasi ang alam ko, tapos na eh. Filled up na lahat. Nurses dito. Kaya lang wala sila sa medical profession. Dahil siya, ikaw naman, graduate ka ng nursing, nag-board exam ka pa. Pagkatapos, sweswelduhan ko ng 10,000. Kung nasa namin sa Isabela, 5,000. Ang gagalan. Kaya marami sa ating mga nurses nandyan sa BPO, nandyan sa kapulisan, nandyan itong mga yung magagandang flight attendants, mga nurses yan. Anong ba? Napakasakit naman nun na ganun ang magiging sitwasyon nila. Lalo na ngayon na kailangan sila. Siguro sa bagay, magaling naman ang ating Department of Finance, DBM. Baka kayang-kaya nyo ng yan, Sek. Pagka kayo naman ang nagsabi, di ba? Kayang-kaya ng ng budget. In fairness, Arnel, even the Department of Finance is in support. Proposal to increase or at least equalize the entry level of the nurses workers in the private sector to that of the nurses and medical care workers sa public sector.
Oy, sabi nito sec nung ating listener at viewer natin, si si Ma'am Perts Mausisa ng Muntinlupa. Aba, ay mas mataas pa raw po ang sahod o sweldo ngayon ng mga house helper kaysa sa mga nurse. Babanggitin ko nga sana si Jenny, mas malaki sahod ni Jenny. O, kita mo. O, kita mo na. Kuya, kasi may mga kwan, mga household service workers dito sa Metro Manila, umaabot ng 10,000. Oo. O, pero may mga nurses dito na 8,000 kuminsan. At ito pa. Ay, grabe. Ito pa. Mabibigla kayo sa sasabihin ko. Okay, kakapit kami. Merong mga hospital, private, na yung mga nurses na sa halip na sila masweldoan, sila pa nagbabayad. Bakit? Ay, ba't ganun? Yes. At the guise of training fee. Lupit naman, no? Yun ang problema. Hindi, para kasi ang ginagawa, parang narinig ko na yan, sec, dati pa, na pag yung mga nurses natin dito papasok sa ospital, magbabayad sila 10,000 kung hindi ako nagkakamali. Para yung training nila dun sa ospital, may accreditation. Accreditation para pagpunta nila ng abroad. Napakasama. Tama. Tama, kasi kailangan ng 2-year experience. Oh, yun. Ayun. For employment abroad. So, yan. Para makapagkano sila na 2-year experience, eh, ila pa nagbabayad sa ospital. Ang ibig ba sabihin nun, sec, kumbaga, yung 2 taon, paiikliin ng ospital, pagkatapos i-accredit na sila na nakapagtrabaho, nakapag-training sila ng 2 years, may ganun ba? Sila pa sila pa babayaran. Excuse me, kawawa naman yung nurses natin. Yan. Sige. Nararapat naman na bigyan natin katarungan yung ating mga nurses. Mm-hmm. Eh, magkakasama tayo dyan, sec. Alam ko naman na sa inyo, very passionate kayo pagka ganito na mga usapin eh. Eh ngayon, sec, habang hindi pa una ipapasa yung batas tungkol sa pagpapataas sa sahod nila, maaari po bang balik lang ako doon sa yung cap natin, no, yung deployment cap? Kasi nga, hindi pa naman na itataas. Eh, meron ho ba kayong balak na taasan itong cap na to para hindi naman malimitahan sa 6,500? Actually, ang Kuya Arnel, ang ginagawa namin yan, regular assessment. Gusto rin namin sila matulungan. Marami talagang humahabol sa ating mga nurses. Maniwala ka. Except ni alone is asking for 15,000 nurses. Oh, ang dami. So, ganun ka, anong tawag dito? In demand. Oo, in demand ng ating mga healthcare workers. 15,000 ang hinihingi nila. Oo, kaya yun. Pero yung nga, we have to be very sure na pag nagpadala tayo, yung number of workers natin, medical health workers dito, ay tama lang para naman kung yung ating medical needs, matutuganan nila. Baka mamaya mawalan tayo ng dadagukan ako ni Presidente Duterte. Naubusan tayo ng nurses eh. Sasabi niya, oy, Bebo, hindi ka na nagtira para sa atin. Tama yun. Oh, pero ano naman eh, pero parang tuloy-tuloy naman din naman ng mga training ng nurses natin eh, di ba? Oo, totoo yan. In fact nga, nagbiro ako kay Chairman Pilando ng ng Professional Regulation Commission. Sabi ko, Chairman, 9,000 ang kukuha ng licensure exam. Sa lahat. Ipasa na daw lahat? Kasi naman ang quality ng nurses natin kasi yun ang isa talagang unique yung warmth at saka yung ibang pag-aalaga ba? Correct. Yung alagang Pinoy, alagang Pilipino. At tayo lang ang meron yan eh. Hindi pa tanda nyo na, I'm sure na napakinggan nyo minsan na I was proposing that they should study the possibility of discarding itong licensure exam. Oh, yun. Sek, ang tapang-tapang nyo sa mga ganyan, sa mga salita ganyan, na kahit alam nyong talaga marami kayong makakasagot. Sige, basta sasabihin ko ito. Sige nga, kwento nyo nga sa amin yan. Ang akin naman kasi, Kuya Arnel, pag-aralan, na mo yung tao, hindi naman mayayaman yung kumukuha ng nursing eh. Totoo. Either mga average o below average na family na nagpapaaral sa kanilang anak para kumuha ng nursing profession. So, alam mo, nahirap na hirap sila sa profession pa lamang sa tuition. Correct. Mga allowance sila, yung mga kung ano-ano mga requirements sa eskwelahan. Four years yan. Sa 4 years yan, ilang exams ang dinadaanan.
Oh, every semester mayroong prelim, yeah, mayroong midterm, and may finals. Ilang exams yan for 4 years. Correct. Tapos, pinasamo lahat yan. Mm-hmm. Dahil pinasamo yan, nag-graduate ka, may diploma ka. Mm-hmm. Pagkatapos, kailangan pa kumuha ng board exam. Eh, paano kung iminalas ka? Ayun, ang masaklap dun. Na 5 letters kayo. Kapag kinabukasan mo. Yung oo nga naman. Tapos, so, ang sinasabi nyo, kumbaga, Sek, i-revisit naman yung pag-aralan. Pag-aralan. Parang hindi naman niya sinasabi. Oo. Oo, na baka oo, mayroong iba pang paraan na mas practical, delivering the same results. Ay, alam mo ba, Kuya Arnel, may nag-text sa akin, nurse. Sabi sa akin, Secretary Bello, tama yung iniisip mo. Kasi ako, sabi niya, pasang-awa ako sa board exam. Yung aming top na chair, hindi man marunong umawak ng karayom. Ayan. Alam mo, now that you pointed that out, Sek, alam mo, ito, I agree. Kasi talagang ang nursing, kailangan talaga yung practical. Yung practical, nandun ka na yung dibdib mo, kayang sumalo ng mga emergency, kaya mong dire-diretsyong kumuha ng dugo, o magsaksak ng injection. Hindi siya theoretical. Correct. Masyado eh, di ba? Oo, totoo yan. Pero mo, nag-care nga, pero takot daw sa karayom. Pero pasado sa lahat ng exam. buti na lang pala natanong natin yun, Sek. Kasi nung sinabi niyo yan, naging very controversial eh. Mm-mm. Now that we are listening to where you came from, it makes a lot of sense. Siguro talagang kailangan na reviewin. No? Oo, nag-usap kami ni Secretary Brionet, yung paborito kong secretary, ang DepEd. Sabi niya, tama yun. Pag-aralan natin talaga kung anong value niyan. Bakit kailangan dumaan pa ng licensure exam? Wala ba tayong tiwala sa quality ng education? Sabi niya, di ba? Parang walang tiwala doon. Nakapasa na ng 4 years. Halimbawa, nag-aral dyan si UST. Mm-hmm. Nag-aral si UE. 4 years yan. Pumata, nag-graduate. Tapos, padaan mo pa ng licensure exam. Parang wala kang tiwala doon sa pinagdaanan nilang kailangan. Di ba? Totoo naman. Ngayon nare-realize ko kung bakit yung sinabi yun. Tama. At saka parang ang tinitignan nilang basis para ikaw ay kuhanin bilang isang professional nurse, yung result ng exam mo. Sabi nyo nga kanina, nakapasa nga ng exam, hindi naman marunong. Mabuti pa yung hindi na nga pumasa ng exam, pero alam niya yung gagawin niya. Lalo na yung, di ba, Sek, yung pagkunukuha na ka ng dugo, pagka hindi sanay, sensitive yun, ha? Ang dami ng turok doon sa braso mo, hindi pa lumabas-labas yung dugo. Kaya, di ba? Alam mo po, Arnel, kahapon, bago ako umuwi, bumalik ng Manila, dumaan ako ng Tuguegrao, doon ako sa Cagayan Valley Medical Center. Kasi doon ako nagpapa-RT-PCR para patamat doon sa mga nurses na nag-swab sa akin. Doon, sinabi ko, lahat ng nurses na nag-swab sa akin ako, bibigyan ko kayo ng programa ng Dole. Yung nice! Basic. Oo, binigyan ko lang sila ng bisikleta. Nakakatuwa naman itong si Sek. Parang malakpakan. Nadaanan lang niya yung mga nurse doon. Binigyan na ng palain mo. So, nagbibisikleta na sila ngayon. Oo, at saka pwede pang negosyo yan, Kuya Arnel. Oo, tama. Merong bag yan. Para kung halimbawa, yung nurse, may kapatid, gusto magnegosyo ng magbenta ng turon, o di doon niya lang isa bag, tapos yung bisikleta. At saka meron pang may added deduction. May kasamang cellphone. Yan. Doon na 5,000. Kalain mo. Alam mo, Sek, dapat magkaroon tayo ng isang episode na yung lahat ng mga sinasabi mong medyo yung nakakagulantang, busisiin natin, himayin natin. Kasi ngayon, na-realize ko, tinatun nyo yung sinasabi nyo yung ganyan. Ha? Kadalasan kasi pagkayo mga masyadong scholarly ang pananaw, papel lang ng papel tinitingnan eh. Tama sabi ni Sek, yan may mga kamag-anak yan. May mga kapatid yan na gusto magnegosyo. Diba? Kasi kayo si Sek kasi mahilig makipagkwentuhan eh. Kaya nakukuha niya yung kwento doon sa totoong nangyayari. So, maganda siguro, Sek, tayo, mga programa natin, kagaya yung tupad na yan. Mm-hmm. O ilang milyon na natulungan natin. 2,300,000
na mga informal workers. Ito yung mga magbabalot. Mm-hmm. Ito yung mga sidewalk vendors. Tama. Ito yung dera na binigyan natin ng trabaho ng 10 days pagkatapos sinelduan natin sila. Ang laking bagay yun. Totoo. No. Sige. At saka marami pa rin ano, tutulungan. Sek, yung mga ano ha, yung mga dumudulog din ha, mag-i-text namin sa inyo. Sek ha, alam mo naman, eh, hindi ka naman napapagod kapag ka nilalapitan ka. Eh, para ka nga na-energize pa. Anytime. Oh. Okay. So Sek, maraming salamat sa inyong oras. Marami kaming karagdagang naiunawaan na paliwanagan at hopefully yung ating pong mga nakikinig at saka doon sa mga iba pang nagulat sa mga inyong sinasabi, ang kanilang reaction ay oo nga, tama. Maraming salamat sa inyong enlightenment at saka doon sa inyong puso pagdating sa ating mga workers. Kuya Arnel, meron lang kung isang magandang balita. Mm-hmm. Alam mo, sumulat kami sa kay Secretary Galvez. Mm-hmm. Siyang vaccine SAR. Opo. Tumingi kami ng 452,000 na bakuna. Okay. O para sa mga workers sa construction industry at manufacturing. Yan. Na maganda yan. Dari, pumayag. Wow! Ah, hey, very good! So, anyway. Palakpakan! Ayun! Palakpakan natin. 452,000 dosage. Malaki-laki yun. And on that note, Sek, maraming salamat. Meron na lang tayong 30 seconds at okay, tayo ay magbababay na. Maraming salamat sa inyo, Sek. God bless you. Mm-mm. And asahan namin na kayo ay karagbigyan pa ng karagdagan lakas para inyong mga pananaw at inyong gustong mga mangyari para sa ating mga workers ay magpatuloy. God ingat bless you. Ingat po kayo, Sek Bebot. Salamat po. Ayun. Yan po si Secretary Bello at ito pa ang ito si Arnel Ignacio. Ito naman po si Tuesday sa Good News. At ako naman po si Bea Binene. At ito ang OMJ. Oh my job.